What's up mga ka-vlogs? Vlog-vlogan na naman. Welcome sa aking channel by yours truly, Sir Kuray, para sa isa na namang teaching segment ng ating channel. Ito yung part 2 ng ating GIMP photo editing app. Kung hindi nyo pa napapanood yung part 1, panoorin na ninyo. Ito yung how to download and install. So this time, pag-uusapan natin yung mga basic kung paano ginagamit yung GIMP. So ang ating target audience for this video is yung mga students from senior high school na may subject na empowerment technology. Isa ito sa kanilang mga requirements, no? Yung matuto kung paano mag-manipulate ng image o ng isang picture. So kung interesado kang matuto ng image manipulation, kahit hindi ka estudyante, mas maganda para dumarami yung ating views, di ba? Okay, so before we start, mag-intro muna tayo. At natapos ang intro mga ka-vlogs, kung nandito ka pa, malamang interesado ka sa ating topic for today, which is yung how to use GIMP photo editing app. So, yung basic lang mga ka-vlogs, no? Kasi masyadong maraming tools yung ating GIMP photo editing app. Open natin. So, yan. Nuulit ko mga ka-vlogs, basic lang ha. Baka magtagal tayo kung aaralin natin ito lahat. So, basic lang. Basic lang. So, meron dalawang paraan kung paano tayo mag-open ng picture. Pwede tayong pumunta dito sa file, and then, open. Ayan, no? So, mag-select ka lang ng file na gusto mong i-open, and then, click mo yung open. Ayan. Or, magbukas ka ng folder kung nasaan yung gusto mong i-open na picture, and then, hold, drag, and drop mo lang. Ayan, parang ganyan. So, ito na yung ating picture na gagamitin sample for this video tutorial. So, unahin natin yung mga tools na nandito sa gilid. So, meron tayong move tool, ellipse select tool. Pwede itong magbago, no? Hold mo lang and then select mo yung rectangle. Yan, kung gusto mong rectangle yung selection. And then, meron tayong free select tool, fuzzy select tool, crop tool, unified transform tool, warp transform, and then bucket fill tool, paint brush tool, eraser tool, clone tool, smudge tool, paths tool, text tool, and then yung color picker tool, and then lastly yung zoom tool. Kapag nag-select ka sa mga to, merong nagbabago dito. Depende doon sa kanilang mga settings. Okay? So, dun sa first part ng ating module, yung gusto nyong ituro is yung pag-change ng color. So, pumunta tayo sa color, and then makakakita tayo ng mga different color na pwedeng pagbabago, kagaya ng color balance, color temperature, hue, saturation, exposure, shadow, brightness, levels, curves, etc. So, marami yan, no? Dumako tayo sa brightness and contrast. Ito yung mga basic na pwedeng baguhin natin. So, kunwari, tataasan natin yung contrast, bababaan natin yung brightness para medyo magkaroon ng bluish yung ating picture. Ayan. So, okay lang natin. Nagbago na yung ating picture dito. And then, dumako naman tayo dun sa crop, kung paano mag-crop. Kunwari, gusto mo lang yung Mickey Mouse na nandito. Punta tayo dito sa crop tool. Select natin and then pwede mong i-box o i-select yung gusto mong kuhanin and then click mo lang, na-crop na siya. Pero this time, ang gusto natin is yung buo, no? So, meron tayong selection dito, rectangle tool. Silak natin yung max, ayaw natin yung max. Ayan. Tsaka itong is turning 1. Tanggalin natin yan. Delete natin. Ayan. And then, yung mga ibang details dito, delete din natin. Malapit na kasi mag-birthday yung anak ko, no? Naghahanap ako ng mga pwedeng possible na birthday invitation. So, delete din natin yan. And then, syempre, hindi naman ito yung mukha ng baby ko. Delete din natin yan, no? So, pumunta tayo dito sa free select tool.
Tapos, zoom natin ng konti. Ayan. Okay, pre-select tool tayo. Okay. Ayaw natin yung mukha ng nandito. Ayan. Okay. Ayan. Scroll natin ng konti. Ayan. Pwede natin mag-ganyan-ganyan lang tayo dyan, mga ka-vlogs. Honestly speaking, ilang oras ko palang inaaral tong apps na to para lang ma-share ko sa mga estudyante ko. So, yan. Okay. Ayan, no? Nagkadikit-dikit na yung ating mga points, and then delete natin. Ayan. So kung papasinan ninyo, meron pong natirang part dito. Ang naisip kong paraan is using ellipse tool. O ellipse select tool. And then gagawa tayo ng ellipse para umabot doon sa ilalim ng circle na blue. Tapos hatakin ko lang ng konti dito sa gilid. Ayan. Parang ganyan. Tapos delete lang natin. Ayan. Kung papansinin ninyo, hindi ko siya ginawang ellipse lahat, no? Kasi kapag ginawa natin ellipse lahat, matatanggal yung tenga ni Mickey Mouse. So, ayaw nating mangyari yon. So, zoom out muna natin. Ayan. So, ayan, no? Ngayon, magsisave tayo ng color. Gumamit tayo ng color picker tool. I-save natin tong blue na to para magamit natin dito pang kulay. So, ang gagawin natin is bucket fill tool. Tapos, yan. Yan, no? And then, ang next na ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng text or ng word. Yan. Pero ang right term is text. So, select lang natin itong letter A dito na icon. Tapos sabi niya text tool. So, ang color natin gawin nating mas maganda siguro kung same color nitong please join. O kaya itong yellow na nandito sa taas. So, gumamit tayo ng color picker tool and then select natin itong yellow na nandito sa taas. Yan. And then, nilagay natin yung color na nandito. Ayun. Pumunta na siya dito sa ating mga save colors. And then, okay lang natin. Tapos, pumunta tayo ulit sa ating text. Tapos, color. Piliin natin yung ating color na napili. Okay. So, ayan. So, mag-type na tayo. Lagay natin dito. Ayan. Gusto ko ganyan siya. Lagay natin. Kyle. So, yan ang nickname ng aking bunso. Tapos, ay, teka lang pala, baguhin ko na rin pala yung font style bago ko i-type yan. So, font style pala, gusto ko Comic Sans, mas maganda yung Comic Sans. Comic Sans bold, yan. Tapos, lagay na tayo. Lagay natin. Kyle. Yan. Turning 1. Maganda ba yan? Or baguhin natin yung size nito. Yan. Tapos pagtangko tong 1, gawin nating ONE. Silang alam ulit. Yan, babain natin o liitan natin yung font size. Yan. Kyle turning 1. Yan. Please join us to celebrate. Okay? Maglagay tayo ulit ng text. Ibang ano naman. Color naman. Gawin natin white. White. And then gawin natin Arial. Arial condense. Ayan, just lagyan natin dito.
So palitan natin yung font size dito. Gawin nating 35 and then enter lang natin. Tapos mag-type na tayo. Venue. Kunwari lang naman to. Santo Rosario. Capas. Okay. Tanggalin natin yung kama para medyo ano, magandang tingnan. Sherlock. Yan. Papapasinin natin medyo malaki, no? Enter natin to. Venue. Tapos yan. Lakihan natin ng konti. And then sinakaan itong kapas Tarlac. Litan natin yung font size. Ayan, parang ganyan. So yan, nagkakaroon na kayo ng idea sa pag-i-edit, mga ka-vlogs. And then kunwari meron pa tayong i-add dyan, pero hindi ko na i-add, no? Para lang malaman ninyo kung paano maglagay ng text. Ngayon, ito namang sa picture ni Baby. Pwede tayong maglagay ng another picture dyan. Magbukas lang tayo ng isang photo. Meron akong picture ni Baby dito, no? Yan, pwede kong i-drag and drop dito. Parang ganyan, no? Ayan siya. Papansinin ninyo. Zoom out natin ng konti. Ayan. Meron akong picture ni Baby. Ayan. So, pwede natin i-select to. Move natin. Ayan dito. Parang ganyan. Okay, so papasinin ninyo, malaki yung picture ni Baby dito sa ating invitation. Pwede tayong pumunta dito sa ating mga layers. Ito. So, meron tayong layers kanina. Yung pinaka-layer natin or yung main layer natin is yung birthday na invitation. Tapos, yung kaninang second layer natin is yung Kyle. Ito yon. And then, yung third layer natin is yung venue. Ayan, no? Tapos, ito na yung ating fourth layer is yung picture ni Baby. So, right-click lang natin to and then, pumunta tayo dito sa scale layer. So, pwede natin liitan yung ating picture. Gawin natin, kunwari, 600 na lang. So, automatic scaling naman yan, no? Ayan, no? Parang ganyan. And then, pwede natin siyang i-move. Parang ganyan. Okay. So, yan ang ating image manipulation sa ating GIMP photo editing app. Paano naman mag-save, no? So, para makapag-save tayo, punta lang tayo dito sa my file. And then, save as. Ayan. So, kung saan mo gustong i-save, piliin mo lang. And then, ito yung kanyang format, XCF siya, no? Para pwede mo parang siyang i-edit. Ayan, nakasave na siya niyan. So, pwede mo rin siyang export as. Ayan. So, kapag export as naman, PNG o PNG yung kanyang format. So, meron tayong apat na klase ng format ng picture. Yung JPEG, yung PNG, yung GIF o yung GIF, and then yung lastly, yung TIFF. So, ito, pwede mo siyang i-export as ping pagka gusto mo nang gamitin yung mismong picture. Pero kung gusto mo pa rin siyang ine-edit pa rin, save as, no? Save as, tapos yung XCF file yung file format na gagamitin para pwede mo pa rin siyang i-edit. So yan, mga ka-vlogs, ang mga basic na paggamit ng GIMP photo editing app. Sana meron kayong natutunan sa video ng ito. Paki-like na lang kung nagustuhan ninyo. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. At paki-pindot yung notification bell dyan sa baba. And then kung meron kayong suggested content para sa ating channel, mag-post lang kayo dyan sa comment section sa baba, mga ka-vlogs. Okay? Ingat kayo palagi. Stay safe. Paalam.